Ikaw ang
Panginoon siyang patuloy na kikilos sa aming kalagitnaan. Sinasamba ka po namin, O Diyos. Pinupuri ka namin. Pinasasalamatan ka po namin. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot na langin. Amen. So, muli po ay makakaupo na ang bawat isa. At lahat po tayo ay pakipagbukas sa aklat po ng Gawa. Acts chapter 16 verse 25. Ilalayo akong konti. Kasi yung mapa ko eh. From verse 25, Acts chapter 16 from verse 25 hanggang 31. Ang sabi po, nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin. Pakinggan po ninyong mabuti ito ha. Uulitin ko, verse 25. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin at umawit ng mga himno sa Diyos. At nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Walang ano-ano'y lumindol ng malakas at nayanig, pati ang mga puntasyon ng bilangguan. Biglang nabuksan ang mga pinto at nakalag ang mga tanikala ng lahat ng bilanggo. Nagising ang bantay ng bilangguan at nang makita niyang bukas ang mga pinto, inakala niyang nakatakas ang mga bilanggo. Dahil dito'y binunot niya ang kanyang tabak at magpapakamatay na sana. Ngunit sumigaw si Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Narito kami lahat. Humingi ng ilaw ang bantay, patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni Pablo at Silas. Sila ay inilabas niya at sinabi, mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot naman sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. So, yun po, verse 31. Nagtanong yung bantay kung ano ang dapat nilang gawin para sila ay maligtas. So, ang sabi sa verse 31, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. So, ibig sabihin, merong iisa lang, ano po? Iisang puno ng sambahayan na maliligtas. So, bakit ito po yung ating pag-uusapan? At nais ko pong ibahagi sa inyo, sapagkat ang ating tinatalakay po ay patungkol sa pagsamba. Pag sinabi pong pagsamba, yung buong buhay mo, binubuksan mo ang puso mo sa Diyos upang siya ay sambahin. Kaya nga yung awitin, ano pa ba, di ho ba, ang maihahandog ko. Kasi ang pag-aalay ng nakaraan, ang pag-ahandog ay isang uri o isang bahagi ng pagsamba sa Diyos. So, itong ginagawa natin ngayon na nagbibigay kayo ng oras upang pakinggan ang kanyang salita, yung ating pag-awit, isa ito sa bahagi ng pagsamba natin sa Diyos na ating manlilita. Pero kung titingnan po natin yung sinaunas, yung nauna doon sa verse 25, ano nga ba ang dahilan? Bakit nakulong si Pablo at si Silas? Ang ganda po ng mensahe nito. Kaya pakinggan po ninyong mabuti. So, itong si Pablo ay parang nainis. Nainis siya. Bakit at anong dahilan? Dahil mayroong isang batang babae, ang sabi ng Biblia, na sunod at sunod sa kanila at sumisigaw na ito ang mga lingkod ng Diyos. Ang sabi ganun, at nangangaray sila. So, ang sabi ng Biblia ay nayamot, ang pagkakasabi, nayamot si Pablo. Kaya ang ginawa, nirebuke, pinalayas ni Pablo yung masamang espiritu na nandoon sa batang yon. Ito palang batang to, ay merong
amo na sinusunod. Ginagamit pala siya ng mga amo niya para manghula. Yung, di ba, napag-aralan natin yung panghula. So, kumikita sila doon. Yung mga tao. So, nung time na ni-rebuke ni Pablo yung espiritu na yun ng panghula doon sa batang babae, kaya ang nangyari, umalis yung espiritu na yun na nanghula sa loob ng batang babae at bumalik siya sa kanyang katinuan. So, ano pong nangyari? Dinaluhong, ang sabi ganun, no? Dinaluhong si Pablo at si Silas ng mga batang, ay ng mga tao, at sinaktan po sila. At ang ginawa, dinala po nila ito sa liwasan, sa bayan. At anong sabi po doon? Sinaktan po sila doon at ibinilanggo. Hindi lang sila basta binilanggo. Talagang, kumbaga, saka sulok-sulukan ng bilangguan, doon po sila idinala. Doon po sila dinala at doon po sila nilagay. At ang sabi pa nga, maging ang kanilang mga paa ay merong tali. So, mas matindi pa sa nakapatay. Diba? Since na sila Pablo at Silas, ay nangangaral lamang ng salita ng Diyos. At ano po ang ginawa nila? Nagpalayas lamang po sila ng espiritu ng panghuhula. So, wala totally, walang nakitang kasalanan. Di mo ba? Subalit kung mapapansin natin, bakit nangyari ang lahat ng ito? Dahil mayroong dahilan ang Diyos kung bakit nangyayari sa buhay natin ang bawat trahedya, ang bawat pagsubok, dahil nais ng Diyos na idamping sa iyo ang kanyang kapangyarihan. Nais ng Diyos na makita sa buhay mo ang galaw ng kanyang kapangyarihan. Kaya po ito, pinahihintulutan ng Diyos. Kasi tingnan po natin, nasa isang sulok talaga, sulok na sulok sina Pablo at Silas ng mga panahon na to. Kaya meron lamang po akong limang bagay na nais kong iwanan sa inyong mensahe dito sa verses na ito. So, pakinggan niyo po mabuti. Kasi ang aking ibinabahagi sa inyo ay umawit ng mga himno. Kagaya nung inaawit natin kanina, diba? So, yung mga na umaawit tayo ng boses lang, na walang lyrics, pero puso natin at saka isip ang gumagana doon. Ang tawag doon, himno at himno, diba? Yung try niyong kumawit ng ganon. Walang bibig, pero yung utak niyo umaandar ng papuri sa kanya. Kumbaga buong-buo. Yung puso at isip niyo buong-buong nagpupuri sa kanya. So, yun yung himno at himno na sinasabi na pagpupuri sa Diyos. So, number one, anong sabi? Tingnan niyo po kung anong ginawa ni Pablo. Anong ginawa niya? Una, ang ginawa nila, buong pusong umawit. Nakuha niyo po. Nasaan sila Pablo at Silas? Nasa loob ng bilangguan. At hindi lang basta sila nakabilanggo. Nakatanikala pa sila, nakatali pa sila ng tanikala. Pag sinabing talikala, bakal ito na parang tirintas na bakal na itinali sa kanila. So, para silang ano, para silang inaalihan na yung nagwawala ng gano'n. Di mo ba? So, yun siya yung ginawa kila Pablo. At anong ginawa ni Pablo? Ang sabi ng Biblia, buong pusong umawit. Sa gitna ng kalalagayan ni Pablo at ni Silas, na sila ay nakatalikala, sila ay nakatali, sila ay nakabilanggo, hindi alintana sa kanila yung kanilang kalalagayan, bagkos ano ang ginawa nila? Umawit ng buong puso. Pakikita po natin doon sa binasa natin. Umawit po ng buong puso sina Pablo sa kabila ng kanilang sitwasyon, sa kabila ng kanilang kalalagayan ay nagawa po nilang magpuri. At may nangyari po doon sa kanilang pagpupuri sa Diyos. Ano po ang sabi ng pag-awit ng buong puso sa Ephesians chapter 5 verse 19? Sama-samang ipahayag ang iyong damdamin sa pamamagitan ng mga salmo, mga
spiritual, buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. So yun, kaya nga sama-sama ang sabi pong ganun. Kasi nung time na sila ay umaawit sa Diyos, nakikinig ang sabing ganun yung binasa natin, nakikinig ang lahat ng mga bilanggo. So habang kayo ay umaawit, mayroong ibang mga nakakakinig, nakakarinig. At kapag narinig na ito, may kakaibang kapangyarihan kasi na pumapasok ito sa puso ng isang taong nakakapakinig. Di ba? So yun po siya. At ano pong pangalawa? Kapuspusan ng Espiritu. Nung time na sila ay umaawit, napuspus po sila ng Espiritu ng Diyos. Nais po ba natin na maramdaman natin ang kapuspusan ng Espiritu ng Amen. Diyos? Simple lang ang sabi, buong puso kang umawit sa Diyos sa gitna ng iyong kalalagayan. Buong puso ang sabi pong ganon. Tingnan po natin sa Acts chapter 4 verse 31. Ano pong sabi? Pagkatapos nilang manalangin, nayanig ang pinagtitipunan nila. Silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at buong tapang na nangaral ng salita ng Diyos. So yun po yung kapuspusan. Buong tapang, kapag ka ikaw po ay umaawit ng buong puso, manalangin ka at meron kang lakas ng loob. May tapang na ibinibigay sa iyo ang Espiritu ng Diyos upang lagyan, ibigay sa iyo, sa iyong buhay spiritual, ang kalakasan na nagmumula sa Kanya. So yun yun, kaya meron kang tapang. Ibig sabihin, meron kang tapang na harapin ang lahat ng mga pagsubok. Meron kang tapang na harapin ang lahat ng mga nararamdaman mo, lahat ng nararanasan mo, gaano man kahirap, gaano man kabigat, ay meron kang lakas ng loob, meron kang tapang na ito ay harapin. Bakit? Nandiyan na sa iyo eh, ang Espiritu ng Diyos. Kaya magkakaroon lamang tayo ng tunay na tapang upang harapin ang ating nararanasan sa mga panahon ito kapag ang Espiritu ng Diyos ay pinahintulutan natin na kumilos at mamuhay sa ating mga buhay. Doon lamang po. Pero may sikreto nga po para maranasan natin. Umawit ng buong puso. Di ba? Kapag ka ikaw ay umaawit ng buong puso, bababa ang Espiritu ng Diyos at doon dadaloy sa iyo ang kapuspusan ng banal na Espiritu. Saka mo doon pa lamang mararamdaman ang tapang upang harapin ang bukas na sa iyo ay darating. Naunawaan niyo po, yun siya. Kaya may mga palatandaan po tayo. May mga dapat po tayong gawin. Pangatlo, ano pong pangatlo? Nung time na si Pablo at si Silas ay nagpupuri, ano pong nangyari pangatlo? Nakalag ang tanikala. Mga magulang po kapatid, ito po tayo. Hindi po to basta aksidente. Hindi to basta na lang na ginawang mensahe. Kundi ito talaga ay mensahe ng Diyos para sa atin. Sapagkat nung nakaraang linggo pa ho ito nakahanda itong mensahe na to. Tingnan po natin mabuti. Dumating na yung punto na siya ay umawit ng buong puso. Pangalawa, habang siya ay umaawit, pinuspos siya ng Espiritu ng Diyos. At nung time na siya ay napuspos ng Espiritu ng Diyos, di ba nagkaroon siya ng tapang at lakas ng loob? At kapag ka ikaw ay nagkaroon na ng kapuspusan, anong nangyari? Makikita doon ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, ang sabi ganun, pangatlo, nakalag ang tanikala. Ibig sabihin po, yung pagkakatali, pagkakagapos kina Pablo at Silas ay kusang nawala, kusang nakalag. Bakit? Papaano nangyari? Di ho ba kamangha-mangha na nasa loob talaga sila ng bilangguan? Hindi lang basta-basta, ano sabi? Nung dumating ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, ang sabing ganon ay nayanig ang paligid na ani
ako'y lumindol at doon dumating ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Tingnan po natin, nakalag ang kanilang mga tanikala. So ano nga ba itong tanikalang ito? Marami pong tanikala sa buhay na kailangan natin pong kalagin. Marami pong tanikala na nasa ating mga sarili na kailangan pong makalag at mawala po ito sa ating mga buhay. So ano po yung mga tanikala? Tayo'y inaalipin ng sakit at karamdaman. Isa sa tanikala ito. Tayo'y nananatili sa ating puso ang galit at sama ng loob. Tanikala po ito sa ating buhay. Nananatili tayo sa matinding kahirapan. Isang uri ng tanikala ito sa buhay ng bawat isa sa atin. Na nais ng Diyos na ikaw ay kanyang palayain. Huwag kang makakampante sa kung anong nararanasan mo ngayon. May sikretong nais mong kalagad ka, mag-uri ka lang sa Kanya. Maglingkod ka lang sa Kanya. Manalangin ka lang sa Kanya upang ang lahat ng tanikala ngayon ay makakalat sa buhay mo sa pamamagitan ng pagpupuri mo sa Kanya ng buong puso. Yun lang po ang sikreto. Napakasimpleng sikreto po. Ano po ang sabi? Ay, pang-apat. Humingin ang ilaw. Nung time na lumindol, di ho ba? Nayalik. Nagbukas ang pintuan. Naalis ang tanikala. So, anong nangyari? Ang inaakala nung bantay, nakatakas lahat ng mga bilanggo. Pero anong ginawa ni Pablo? Ang sabi ni Pablo, kasi magpapakamatay siya eh. Ang sabi ni Pablo, huwag mong sasaktan ang iyong sarili sapagkat kami lahat ay naririto. So, walang nakaalis na mga bilanggo, bagaman nandun, nasaksihan, nakita nung guwardya kung papaano kumilos ang matinding kapangyarihan ng Diyos noong mga panahon na yon, noong mga oras na yon. Dahil sa nagdilim, brown out. So, anong ginawa ng guwardya? Humingi po siya ng ilaw. Kanino siya hihingi ng ilaw? Imaginin po natin, kung ito ay literal na pagkahingi ng ilaw, kanino siya hihingi ng ilaw? Siya ngayong gwardya eh. Diba? Siya, alam niya dapat kung saan yung ilaw, alam niya dapat na sa oras na ito ay mag-brown out o mawala ang kuryente, meron siyang reliever. Either na rechargeable o kahit na ano, meron siya dapat hawak nito. Pero bakit at anong dahilan? At yung gwardya na yan, humingi pa ng ilaw. Ito po kasi, yung ilaw na yon. Basahin po natin. Ang sabi po sa Psalms 119 verse 105, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Your word is a light unto my path and a lamp. Ah, sabi pong gano'n. Di ba, awit yun? Thy word is a lamp unto my path. So yun siya, yun yung ilaw. Ang salita ng Diyos ay siyang ilaw sa landas na ating daraanan. Kaya nga po, ang sabi nung iba, kapag ka daw ang pamilya ay wala ang ama ng tahanan, wasak na. Hindi po ako naniniwala doon. Hindi ho wasak yon. May ilaw pa kasi po. Kasi may ilaw. Mawasak man ang sambahayan. Dahil sa may ilaw, hindi ka mangangapa. Sapagkat alam mo, nakikita mo kung anong inaapakan mo, hindi ka madadapa. Dahil nananatili yung ilaw sa loob ng tahanan. Kapag bumagsak ang bubong, kaya mong saluhin. Kasi may ilaw eh. Alam mo kung nasaan ka. Alam mo kung saan ka tatayo. Alam mo kung saan ka hahakbang. Kasi nga may ilaw. Napakahalaga ng ilaw. Amen. Totoo po yun. Mawala na ang haligi. Wag lang ang ilaw. Sapagkat ang ilaw ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Ganon din sa buhay ng bawat isa sa atin. Mawala na ang lahat. Wag lang ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ang siyang magtutuwi sa landas na ating dinaraanan. Ang salita ng Diyos ang siyang magtuturo sa atin kung saan
ang buhay mo sa iyong tatahakin. Saka nagtanong yung gwardiya, di ho ba? Anong tanong ng gwardiya? Ano ang dapat kong gawin upang ako ay maligtas? Napakasimple. Huwag na natin paikot-ikutin. Sumagot lamang si Pablo, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. Ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Hindi lang pala siya, pati sambahayan, isa lamang sa pamilya, isa lamang sa isang loob ng tahanan ang makakilala sa Diyos. Ang lahat ay magkakaroon ng kaligtasan. Bakit? Kasi yung isang ilaw, gaano man kalaki ang tahanan mo, kung may ilaw yan, hindi yan madidiliman. Magliliwanag ang buong kabahayan. Nakuha niyo po. Yun yung halaga. Yun yung kahalagahan. Yun yung bunga ng pagpupuri natin sa Diyos. Yun yung bunga ng pananalangin natin sa Diyos. Sabi nga, kalimutan mo na ang lahat ng gagawin mo. Huwag lamang ang pagpupuri mo sa Diyos. Kalimutan mo lahat ng gagawin mo. Huwag lamang ang pananalangin mo sa Diyos. Sapagkat yun ang magiging ilaw mo. Yun ang magiging lakas mo. At yun ang magiging kapangyarihan ng buhay mo. Napakasimpleng mensahe. Pero kailangan po natin ito. Sapagkat ito yung magbibigay sa atin ng tunay na landas sa ating kinabukasan. Kung ang ating dinaanan ay may kadiliman, ipikit mo ang mata mo, ituon mo ang isip mo sa Diyos, at sa isang sandali, sa isang minuto, paglilat ng mata mo, ang liwanag ay darating sa iyong unahan. Nasa iyong harapan ang liwanag. Bakit? Pakikinggan ng Diyos ang isang puso na kung saan ay buong pusong tumatawag at sumasamba sa Kanya. Nakuha niyo po. Panglima at panghuli. Ang sabi kong ganon, magkakaroon ng kaligtasan. Simple. Di ho ba? Nung nagtanong po yung security na ano ang gagawin niya para siya ay maligtas, ano pong sabi ni Pablo? Sumampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. So kaya po siya nagkaroon ng kaligtasan. Kasi sumampalataya po siya kay Jesucristo. Sumampalataya po siya sa Diyos. Iyon po yung sinasabi. In John chapter 16, John chapter 14 verse 6. Ano pong sabi? Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes into the Father except by me. Sabi po ng Panginoong Jesus. Dahil si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Ama maliban sa Kanya. Kaya napakahalaga po, mga magulang ko at mga kapatid. Ang sabi po sa Gawa, Acts chapter 18 verse 9 hanggang 10, isang gabi sinabi ng Panginoon kay Pablo sa pamamagitan ng isang pangitain, huwag kang matakot, ipagpatuloy mo ang iyong pangangaral, ano man ang mangyari, huwag kang titigil, sapagkat ako'y sumasa iyo, hindi ka maaano, sapagkat marami akong tagasunod sa lungsod na ito. Pakinggan po ninyo yung word. Ipagpatuloy mo. Ano man ang mangyari, ipagpatuloy mo. Ang sabi po ng Diyos, kay Pablo. Ano man ang mangyari sa buhay mo, kaibigan, ano man ang mangyari sa buhay mo, pagpatuloy kang magpuri sa Diyos, magpatuloy kang manalangin sa Diyos, magpatuloy kang sumamba sa Diyos, sapagkat marami ang Diyos na anghel sa langit na tutulong at gagalaw para sa iyo. Kaya ipagpatuloy mo. Huwag mong hayaan na hadlangan ka ng lahat ng mga pagsubok at balakid na yan sa landas na yung dinaraanan. Kahit truso pa yan, gagawa ang Diyos ng paraan upang ikaw ay makahakbang
lang sa truso na yan, sa malaking kahoy na yan, upang sa paghakbang mo sa malaking kahoy na yan, ang landas na iyong tatahakin ay tuloy-tuloy na yan. Patuloy na biyaya, patuloy na ilaw, patuloy na liwanag, maayos na daan ang ituturo sa atin ng Diyos, sapagkat may ilaw tayo eh. Nakukuha niyo po, may ilaw po tayo na tinatahak. Iyon yung pangako ng Diyos, ipagpatuloy mo. Yun din ang sinasabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, di ba? Anong sabi doon sa Isaiah chapter 1, chapter 41 verse 10? Ako ay isa sa iyo, huwag kang matakot, huwag kang mangangamba. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba kanino man. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. So ano pang dahilan bakit po tayo matatakot sa kabila ng ating mga dinaranas? Wala na eh. Yun nga yung sinasabi, di ba, in Romans chapter 8 verse 31, if God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay nasa sa atin, sino pa ang lalaban sa atin? Nangako ang Diyos, hindi lamang sa aklat ng Isaiah, hindi lamang sa aklat ng Hope, maging kay Joshua. Nangako din ang Diyos kay Joshua, nangako din ang Diyos kay Abraham, na huwag kang matatakot, magpatuloy ka lamang. Kaya nga mga magulang po at kapatid, tandaan po natin na kung tayo magpahanggang sa ngayon ay meron pa tayong mga tanikala sa ating mga buhay, huwag mong hayaan na magpatangay ka sa tanikala na yon. Bagkos sa kabila ng ikaw ay merong tanikala sa buhay mo, patuloy mong gawin, manalangin, magpuri, sumamba, sumampalataya, at merong kang kaligtasan. May kaligtasan, may kalayaan, may liwanag na tataglayin ang buhay ng bawat isa sa atin kung tayo ay patuloy lamang magpapatuloy sa pagpupuri sa Kanya. Lahat tayo ay manalangin. Aming Amang Banal, nagpapasalamat po kami muli sa iyong mga salita na ipinaunawa mo sa buhay ng bawat isa. Dalangin ko po sa iyo na ang lahat ng mga nakapakinig at makikinig pa o Diyos ng mensahe nito ay patuloy mo po silang pagpalain. Lampian mo po sila, O Diyos, ng iyong kaluwalhatian. Hayaan mo lamang, aming Ama, na ikaw ang Diyos na patuloy na sasama sa kanila. Ang liwanag sa pamamagitan ng iyong mga salita ay panatilihin mo po, O Diyos, sa kanilang mga buhay upang sa bawat hakbang na aming gagawin ay makita po namin ang aming tinatahak. Diyos na tapat at mabuti, bigyan mo po kami ng lakas ng loob at tapang upang harapin ang bukas na nakalaan para sa amin. Hayaan mo, aming Ama, na ang mga anghel mo sa langit lamang ang pasyang patuloy na dumoon sa aming unahan upang sa bawat hakbang namin ay meron po kaming susundan. At ang Banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang siya naming magiging kalakasan. At ang iyong mga salita na wa, o Diyos, ay patuloy na bumagbunga sa puso at buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin, aming Diyos, pinasasalamatan ka po namin. Sa pangalan ni Jesus na po ang aming samantalangin. Amen. Amen. Muli po ay mapagpalang umaga sa ating lahat.